Hello mga gabis! Ang topic natin for today is kung paano mag-handfeed ng inakay ng African lovebird. Well, tara, tuturuan ko kayo after ng intro. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-handfeed ng inakay. Ay yung gamit ko nga pala ito. Ito lang kailangan natin, no. Kuya, saan ka pupunta? Mahulog ka. Likot nito. Ito yung gamit ko. 10ml syringe po. Mabibili lang to sa... Ito. 10ml siya. Oh. Mabibili lang to sa mga butika or sa Agribit. Meron din yan. Sa halagang 20 pesos po. At yung ginagamit ko po na ano... pampakain is ito lang Cerelac na mixed vegetables po with soya. Mas mainam din po yung gamitin nyo yung ano yung formula talaga. Kaso nga isa lang yung ibon na hinahandfeed ko kaya gumagamit lang ako ng Cerelac. Itong Cerelac naman po is okay lang din naman gamitin kasi nga mixed vegetables yan na pwede sa ating alaga po. Na, pakainin ko na itong malikot na ibon to. Actually guys, tatlo sana to kaso nga lang namatay yung dalawa. Kasi nga, yung parents nito hindi pa marunong mag-alaga. Ito na, papakainin nila. Yan. Dapat guys, hindi masyadong pinapasok yung syringe kasi nga, baka yung pagkain mapupunta sa kanyang baga. Baka mamatay yung alaga natin guys. Huwag yun. Ito lang. Siya din naman yung ano, hinahanap-hanap yung syringe. Yan lang yung pagsimple lang yung pagpakain. Tsaka guys, yung mga ganitong edad, nasa ano na to, mga nasa I think 30 days na ata to. Yung ano lang yung dapat na sa 5ml lang yung dapat dito lang yung dapat na ipapakain natin hanggang 5ml lang. 10ml to yung syringe na to. Gawin lang 5ml lang yung ibibigay natin sa kanya. Para hindi ma-overfeed yung alaga natin. Kasi nga, delikado yun. Baka mamatay yung alaga. Sayang naman. So, ito na. Ipapakain natin. Ang likot nito. Oh, lakas kumain. Oh. Oh. See? Simple lang yung pagpapakain, guys. Ganito lang. Saka sa isang araw guys, dapat magpapakain kayo siguro mga nasa 4 or 5 o depende na rin yun sa inyo. Paano nga ba malalaman kung gutom na yung alaga natin guys? Simple lang guys. Tingnan nyo dito sa kanyang dito. Pag wala na yung bilog guys, parang flat na talaga. Yan, gutom na yan for sure. Lakas kumain, di ba? Sige pa. See? Lakas kumain ni Uno, guys, oh. Uno nga pala yung pangalan niya, guys, kasi nga siya lang yung nabuhay at siya din yung unang inakay painakay ng aming ibon po. Kaya Uno na lang yung pinangalan ko sa kanya. Sige. Magbusog ka. Wala na yung mama mo. Oh. Isa siyang parblu o payuwing po. Oh. Isa siyang violet parblu. Ewing o palain.
sana mag-cock to. Kasi nga, kulang kami sa cock ngayon. Yung cock namin, guys, alam nyo ba, dalawa na lang yung cock namin na natira. Kasi nga, yung isang cock namin, guys, nakawala. So, yan, likot. Okay, kumain ka pa, magbusog ka. Diba guys, ang lakas kumain, oh. Ganyan lang yung pagpakain, guys, oh. Dapat hindi siya ano, pinapasok, dinidiin talaga sa kanyang bibig kasi nga. Pero depende naman din sa inyo yun. Yan. Ganyan lang yun, guys, oh. Ganito lang yung pagpakain. Lakas niyang kumain, diba, oh. Nagkakatawa siya. Nagkakatuwa tong ibon to. Yan, hinihingay lang di dapat guys yung ano. Oh, di ba? Lakas kumain, di ba? Oh. Malapit na yan yung maubos, guys. Nung una yung papakain natin nung una. Yung tinimpla natin hanggang 6 ml. So, dapat ito yung 5. So, dito, hanggang dito yung ano, hanggang hindi pala kita sa camera. Ito yung ano guys, ito yung hanggang dito yung ano 6 ml yung tinimpla ko kanina. Dapat yung ibibigay natin sa kanya 5 lang. Ito yung 5. Oh. Ito yung 5. So hanggang dito lang tayo. Oh. Yung sobra itatapon na natin yung sobra. Saka guys, speaking ng sobra, huwag kayong magpakain ng sobrang tinimpla yung Cerelac kasi nga masisira yun guys, hindi pwede yun. Dapat magtimpla kayo ng bago kada pakain ninyo. Oh, lakas kumain, oh. Alam nyo ba guys ano yung kagandahan ng pag-hand feed? Bukod sa mapapaamo mo yung ibon, malaki yung chance nila na malakas silang tumubo guys. Yung kanilang feathers, ang lakas ng kanilang ano guys, ng kanilang pagde-develop. Oh. See, malaki na yun. Tingnan nyo guys. Busog na siya guys. Bibigay lang natin yung hanggang 5 sa kanya. Sige, kumain ka. Wala yung mama mo. Ganyan lang yung pagpapakain guys. So, yan. Sige. Kumain ka. Oh. Busog na siya, guys. Bilog na yung kanyang ano. Oh, sige, kumain ka. Oh. Ganito yung way ko guys ng aking pagpapakain. Kayo guys, yung mga nakapanood dito na, share nyo din sa akin guys, ano yung way nyo ng pagpapakain ng ibon, ano yung way nyo ng pag-hand feed, para din naman matuto ako sa mga diskarte ninyo, diba?
busog na siya, guys. So parang dito na lang siguro. Busog na 'yan, hindi na 'yan. Yan. Hanggang 5 na 'yun, 5 ml na 'yung nakain niya. Hindi dapat sumobra, guys, kasi nga bawal 'yun. Bawal lang sobra. Kasi nga nakakamatay, de, joke lang. Ha? Yung sobra kasi, guys, pwede siyang ma-overfeed, pwede siyang mamatay kasi nga bumabara yun sa kanyang lungs, sa kanyang baga, guys. Mapupunta yun sa kanyang baga yung pagkain na sobra. Kaya hindi dapat ma-overfeed yung ibon natin. Yan, oh. Tingnan niya, guys. So, ang likot na niyan. Yung unang pakain ko nito, guys, hindi yan ganyan kalikot, guys, eh. Nasa 3 days pa lang yung unang pagpakain ko nito. Tsaka yan na yung dami na niyang balahibo. Yan. Ganda niya, guys. Napakalikot, di ba? Well, yan. Ganyan lang yung way ko naging pagpapakain ko, guys. Hanggang dito lang yung ating video. Sana nagustuhan niyo po. Thank you.